Jay. Namimili ako ng mga saging. Nagluluto ako ng banana cube. Tsaka maruya para kahit paano makatulong kasi kulang yung kinikita ng mister ko. Tapos nga yung dumating na yung punto na nag-offer na ng training sa bag. Malaking tulong sa amin talaga yung paggawa ng bag. Sana tuloy-tuloy yung order sa amin. Sa income ko na panggaso sa bahay. Ang bago ng anak ko. Yung trabaho ng asawa ko ay nagtatanim ng palay, nagtatanim ng gulay. Yan ang kinabubuhay namin sa araw-araw. Pag marami ang harvest namin, dinadala namin sa bayan. Pero kung konti lang, dito lang sa barangay namin. Dahil sa barangay namin, marami din namang bumibili. At saka yung iba, inaano lang namin sa pang-araw-araw din namin. Malaki ang tulong ng itong vegetable garden kasi makikita mo naman may harvest. Tapos may pera pag may ano ka, may ibinta mo na. Dagdag na income. Ang isang objective ng Abundia Akla at saka World Vision sa ating community ay maging sustainable sila na hindi natin bigyan lang palagi but we teach them how to fish, not to eat fish in a day. But talaga maging sustainable sila sa pangailangan nila na hindi lang humihingi, hindi umaasa. So that they can feel na they're self-reliant. Kasi pag humihingi ka, umaasa ka lang talaga. Pero yung feeling na ikaw talaga ang kumikita at naging empowered ka. Una kasi si Bing, tinext ako. Sabi niya, ate, masaya-masaya ako kasi nakita ko na yung gawa natin, naka-display na sa kultura. E di, ganun din po kasi ako ang nanahingi nun. Kaya proud din po kasi nakarating yung gawa ko sa SM. Malaking tulong talaga kasi nabibili na namin ang lami, makumpleto kami sa loob ng bahay. Makabili kami ng mga masasarap na ulam. Siyempre, gulay yun eh. Mabibilihan namin yung mga anak kong gamit nila, personal belongings nila. Last up ng Abundia Akla na partner project ng World Vision, yung function natin is tumulong sa community, no, as a whole, hindi lang dun sa sponsor families but as a whole, pati sa lahat ng community members. So, isa sa mga na facilitate o ginagawa natin ng tulong, yung grupo ng San Ramon Abaca Slipper Makers o Abaca Product Makers. As of now, dahil wala pa rin silang financial capacity to bilhin yung mga product members. As of now, sumasabay lang muna tayo sa mga activities na related sa pagbenta ng products nila na ma-promote natin tulad nung Co-op Congress sa Cebu, initiated ng World Vision. Tapos itong lately lang, yung may chance tayo na maka-export with Heavenly Treasures. World Vision din yung tumulong dito na makontakt o ma-promote yung product natin. So hopefully, makabenta o maka-order sila sa atin. Sa ngayon po, meron pong existing market. Yung nakikita kong medyo matatag, ito nga sa kultura. Nakaraang order, pamorder ang kultura ng almost 200,000 worth yung mga bagong na ginawa nila ate. So, actually yung puhunan niya, kahit diretso pa yung suporta ng World Vision, hindi namin siya kinuha sa operation at sa halip sa IGP namin siya kinuha para talagang patunayan namin na kaya talaga namin tumayo sa sariling paa out doon sa mga pinibigay ng mga sponsor. Nagpapasalamat po ako ng marami sa World Vision tapos sa Batong Sandigan dahil sa isang project nila na bag making sa Batong Sandigan na marami kami natutunan. Una-una yung paggawa ng bag. Kahit na mananahi ako, since hindi ko nahawakan yun, bagong kaalaman yun, dagdag kaalaman para sa akin. Tapos malaki natutulong sa amin. Sana marami mong order ng bag namin para makatulong sa aming pamilya. Ang pangarap ko para sa kanila, lalo na yung sa bunso ko, makatapos ng pag-aaral, tapos pagkatapos niya, magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng magandang pamilya.